Kung nagkakaroon sila ng lahing mabubuti dito, nakakapag-asawa po sila ng taga-ibang lugar. Taga-Iran, taga-Iraq. Ayan po, nagkakaroon po sila ng crossbreeding, ano po. So, ibig po sabihin ng talatang ito, yun daw, leopardo. Di ba may mga batik-batik yan, di po ba? Kahit tanggalin mo yung balahibo niyan, pagtubulin ng balahibo niyan, ganun pa rin. Nalalayan po yung asong Dalmatian. Maganda po yung asong yan. Kadalasan po puti ang kulay niya na mayroon siyang batik-batik na itim, di po ba? Ahitin po niyo yung balahibo niyang asong yan. Gupitin niyo yung lahat. Pagtubo niyan, ganun pa rin po yan. Hindi po nagbabago sa panlabas mula sa labas niya po. Magbabago lang po yan sa loob kung luloobin ng Panginoon Diyos. At nangyayari po ang pagbabagong kapanganakan po natin sa pamamagitan lang po ng regeneration na tinatawag po natin, ano po sa English, kapanganakan muli. Iyan po ay ginagawa ng Banal na Espiritu. Iyan po ang trabaho ng Banal na Espiritu. Hindi po, yun po sinasabi dito, na mga pagbabago, hindi po magagawa mga pagbabago ito kung walang kapanganakan muli. Yung ating tinatalakay na new birth po. Jeremias 17:7. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong makaalam? Ganyan po ang puso ng tao. Ha? Magdaraya. Higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama po. Diyos po may sabi niya na hindi ako. Ganyan po ang nature ng ating puso. Ang Diyos lamang na mapagbibigay ng isang bago at malinis na puso. Ito ang bagong kapanganakan. Siya lang po makapagbabago sa ating puso. At pag nabago niya ang puso natin, nagkakaroon po tayo ng bagong kapanganakan. Ayan po yan. Nawa maliwanag po sa inyo ating pinag-uusapan. Ano po? Ang makasalanang kalagayan po ng sanglibutan, ng sangkatauhan, ay nangangailangan ng pagbabago. Bagong kapanganakan para sa ikaliligtas po natin. Hinihingi po ng kabalanan ng Diyos na ipanganak na muli ang tao. Yan po hinihingi ng kabanalan ng Diyos. Sa Hebreo 12:14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi niyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Aminin po natin, merong tao na palaaway, di po ba? Meron dyan na talagang yung kapitbahay niya, yan ang kanyang best enemy. Worst enemy pala, no? Okay. So, tuwing makikita po sila, nagbabamayan sila. Di ba mainam po, napakaganda ng magkapitbahay, magkaibigan kayo, nag-aagutan kayo ng ulam, nagkukwentuhan kayo, magandang relasyon nyo, di po ba? Maganda po yung meron eh. Alam po nyo, nakapitbahay po namin sina Sister Rosie, sina Pastor Toto. Halos araw-araw po yan, umaga at gabi. Meron po silang inaabog na pagkain sa amin. Napakasipag po kasi magluto ni Sister Rosie eh. Lagi po kami may blessing. Bagaman bibihira po kami mga pag-aabot sa kanila, tuloy pa rin po yung pag-aabot nila sa amin ng pagkain. Ang kabanalan po ay wala sa likas ng tao. Hindi po likas na banal ang tao. Sa pamagitan lang po ng bagong kapanganakan, iyon makakamit. Ibinibigay po ng Diyos, inbilipan niya sa atin yung kanyang kabanalan. Kaya yun po yung kabanalan nakikita ng ating kapwa sa atin pag tayo ay naborn again na. Upang makapamuhay ng pamumuhay ng Diyos, dapat po tayo magkaroon ng kalikasan ng Diyos. Ang likas na kabanalan ng Diyos. Yan po ang dapat na magkaroon tayo. Number 3 na po tayo. Press please. Kalikasan ng kapanganakan muli.
ating lilinawin ano po yung ating pinag-uusapan. Saan ba